Hey guys, it's Pedro Pop 2Kick. So guys, nandito na naman tayo para mag-review ng another Jordan sneakers. So guys, kadadating lang nito, itong shoes na in-order natin galing sa Putlockers. So, buti na lang nakakuha ulit ako ng ganitong klase sapatos. Kasi nga, nung nag-release ito, agad-agad sold out. Guys, sa Putlockers, sa Champs, sa Nike Store, Put Action, wala, ubos. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganon. Sa Facebook, meron silang mga ino-offer ang Putlockers na available pa yung mga shoes. But, sa sarili nilang app at saka sa kanilang sariling website, ubos na. Kaya nung in-open ko yung page ng Putlockers sa Facebook, available pa tong ganitong klaseng sapatos. So guys, pakikita ko muna yung box ng sneaker, original na design ng Jordan. Ayan yung Joma logo. Tsaka yung nakalagay dito na hindi ko lang kung mababasa ko. Kayo na balang bumasa guys. Ayan. And so yung spec and also yung spec ng sapatos, Jordan 12 reverse blue. So guys, buksan na natin. So yung mga receipt na galing sa Putlocker tsaka yung return. Kung gusto man natin balik, andyan yan. And guys, sana yung ginamit nilang tissue may mga logo. Katulad ng mga 35, katulad ng 9, yung tissue nila maganda yung pagkaka-design. Yun ang ibig sabihin. Nandiyan yung logo ni Michael Jordan. Pero ito, regular tissue lang ang ginamit. So guys, here you go. Jordan 12 Retro Reverse Blue. Guys, quick history lang na sapatos na to. Alam naman natin yung sapatos na ginamit ni Michael Jordan nung kalaban nila yung Utah Jazz. Finals yon. Yun yung Jordan 12. Dahil nga nung araw na yon, habang naglalaro si Michael Jordan, meron yung iniinda. Sinasabi nila, meron siya trangkaso. Ang sinasabi nila, na-food poison siya. So, wala pa nagpapatunay kung totoo yon. Kaya yung Jordan 12 guys, binasagan nyo ng Jordan Flu. So ngayon, right now, naglabas naman sila ngayon ng Reverse Flu. Ewan ko, bakit maraming may ayaw nitong sapatos na to? Pero kung makikita naman ninyo yung mga site at saka yung mga app kung saan ka makakakuha ng Jordan 12 na Reverse Flu, sold out. Wala kang mahirap makahanap ng ganitong sapatos. Pero pag tinanong mo naman yung mga ibang tao, talagang prepared nila yung Jordan Flu. Sino bang may ayaw ng Jordan Flu? Kahit naman ako. Kung pagpipiliin ako, ito ba o yun? Pipiliin ko yung Jordan 12 Flu. Pero dahil naglabas ng panibagong shoes ang Jordan brand, lalo na 12 yung linabas nila, guys, kailangan ko makakuha ng ganitong klaseng sneakers. Ewan ko lang doon sa iba kung bakit ayaw nila. Pero sa akin, ikakap ko to.
Dahil nga, isa rin sa mga paborito kong sneakers, yung Jordan 12. So guys, wala naman pinagkaiba itong reverse blue doon sa original na Jordan 12 blue. Kung pag-uusapan yung design. Nandiyan yung black, leather, black midsole and outsole. And also, kitang-kita yung carbon fiber dito sa loob. Yung herringbone, traction, yung Jumpman logo, and another herringbone dito sa baba. And also, sa midsole, mababasa nyo yung Jumpman. And dito nagkatalo guys. Dahil nga siguro maraming may ayaw dahil sa ginamit nilang upper mat, dahil sa ginamit nilang material dito sa upper part. Kasi nga guys, yung original is leather. But here, ginamitan nila ng suede. Nung umpisa talaga, ayaw kong kunin talaga itong sapatos na to. Dahil nga, dito sa suede na to. Kasi nga, mas prepared ko na ginawang leather itong upper part. Pero guys, nung nakita ko ng personal, guys, maganda pala yung suede. Kasi nga, yung pagkaka-suede nito, hindi masyadong mataas yung, ang ibig ko sabihin, yung pagkaka-suede niya. Naka-flat. So, pag malayo ka, parang leather na rin ang nakikita mo. Pero pagkakaiba, pag lumapit ka, doon mo makikita talaga suede itong sneakers na to. Also, sa likod, nandun yung number 23, yung Jordan, at saka yung Jumpman logo. And, yung tongue niya, typical na Jordan 12, and also yung Jumpman logo, guys, embroidered dito. Ayos yun, wala akong problema dun dyan. Guys, hindi tulad ng mga iba na nakaano lang, parang rubberized. Ang problema naman nun, habang tinatali mo yung upper part mo, nagra-rub siya, nawawalan siya ng kulay. So ito guys, embroidered, okay na okay ito sa akin. And also yung eyelet niya, and also yung eyelet, guys, ang pagkakalam ko, plastic na lang ang linagay nila rito. Kasi yung original is metal. Pero to plastic. And may Jumpman logo sa loob. Yung forma ng Jordan 12, isa sa mga iconic shoes talaga ni Michael Jordan. So, kahit na nung colorway, okay lang sa akin. Ikakap ko talaga. Unang-una ko nangungulakta ka ng mga Jordan sneakers, isa ito sa mga paboritong paborito ng mga sneakerhead. Kahit anong kulay, kahit anong klase ng ilagay nilang colorway dito, kukunin at kukunin ng mga sneakerhead. And also guys, comfort dito sa palos na to. Typical na Jordan 12. Upisa, masasaktan talaga yung paa mo rito. Kasi nga, matigas. So kailangan mo na i-break in ito sa palos na to. Pero ang kagandahan nito guys, marami siyang foam sa loob. So, added comfort na rin yung sa paa natin. And, mataas yung, and also yung upper part nito guys, mataas. So, ang problema nga lang dito, yung sa side ng paa mo, tsaka sa back, pwedeng mag-rub. So, kung pang-araw-araw na gamit, huwag masyadong higpitin yung mga shoelace kasi nga, magra-rub yung back ng paa mo. So, kung gusto mong i-prevention, mag-suit ka lang ng makapal na medyas, okay na. Wala nang problema doon. And, guys, forma nito guys, wala akong problema. Jordan 12, anytime, I'll take Jordan 12. Jordan 11, Jordan 9, and Jordan 12, patok doon sa mga gustong-gusto kong sneakers. So, sa akin lang to guys, ewan ko doon sa mga ibang nangungulakta, sinasabi nila, ayaw nila tong ganitong klaseng reverse blue, but sa akin, okay to. So guys, yung presyo pala nito, parang din yung mga retro shoes ni Michael Jordan, $245. So, plus tax, aabot ng $270. So, okay naman yun kasi may sasama ko naman ito sa collection ko. So, mas okay siguro kung meron ka nung original na design ng Jordan 12 Blue and then meron ka rin na ganito na reverse blue. Mas okay yun nakasama sa collection mo. So, guys, ito yung Jordan 12 Reverse Blue. So sana nag-enjoy kayo sa video ko ngayon. And also guys, don't forget to like, subscribe, and comment. And also click din ninyo yung notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. So guys, till next time.